Matapos ang dalawang taon, muling pisikal na nakadalo ang publiko at mga kalahok sa Busan International Film Festival sa South Korea. Mula kasi noong 2020 hanggang 2021, online itong isinagawa dahil sa pandemya. Hindi nagpahuli ang mga pelikulang Pinoy. Kabilang dito ang When the Waves Are Gone ng award-winning filmmaker auteur na si Love Diaz. At Feast ni 2021 Kim Ji-seok Prize winner Brillante Mendoza. Bahagi rin ng film festival ang obra ng ilang Pinoy filmmakers mula sa Asian Film School, Busan Asian Film Academy at Malaysian Fiction Feature Film Development Lab. Hindi pinalampas ng mga Pinoy sa Korea ang pagkakataong manood at sumuporta sa Pinoy films. I hope our filmmakers, Filipino filmmakers, can produce more movies like this at pinapakita yung Filipino culture, yung beauty ng language natin, and the beauty of the food, the religion, the tradition, na sobrang meaningful, so, na may depth. Maraming salamat sa magandang review, magandang papuri ng mga nanood sa ating pelikulang Hapag in Kapampangan, Feast. Tama lang na ipakita natin yung kabutihan, okay, at saka yung mga magagandang bagay kasi marami nang hindi magandang nangyari sa atin for the past 2 years. Saya dahil nakasama ko mga kapatid na iniidolo kong artista na sila si Capareño, Bao Martin, Sergio Lapi, Manny Lapi. Napaka-best ko dahil kahit na napakalit ng role ko isang... May payo si Brillante Mendoza sa mga nagbabalak maging filmmaker. Mag-umpisa tayo, huwag tayong matakot na mag-umpisa sa pinakamababa at huwag tayong matakot magkamali. Okay, kasi yung pagkakamali ang magtuturo sa inyo para maging magaling na direktor. 243 pelikula mula sa 71 bansa ang naimbitahan para maipalabas sa mga sinehan sa Busan. Para sa TFC News, Geoffrey Madato Kalimag, ABS-CBN News, South Korea.